Well, mga kapopong, kumusta? Actually, last year mga kapopong ay gumawa rin ako ng video tungkol dito kay Jet Li na ngayon ay aking ipagpapatuloy upang bigyan kayo ng update sa medyo hindi magandang nangyari sa kanya na siguro pati ikaw ay talagang malulungkot rin sa iyong mga malalaman. At mamaya rin mga kapopong ay ipapakita ko sa inyo ang ngayon ay sobrang gagandang mga anak ni Jet Li. So wag na natin patagalin pa at simulan na natin. Siguro isa ka rin sa mga nakakita ng larawan ni Jet Li na ito na nag-viral. Actually, kahit ako mga kapopong ay hindi rin makapaniwala kung bakit biglang naging ganito ang itsura ni Jet Li. Na kung iyong pagmamasdan talaga, eh talagang biglang tumanda siya. Well, take note mga kapopong ha. Kinunan itong larawan na ito noong 53 years old pa lamang siya. Well, kahit naman ikaw siguro kapopong ay talagang masasabi mo rin parang ang layo ng kanyang edad na 52 years old sa kanyang itsura sa larawang iyong nakikita. Na kung pagbabasihan natin itong mga larawan na ito ay parang 70 to 80 years old na siya. Well, ano nga ba talaga ang nangyari sa kalusugan ni Jet Li at bakit siya nagkaganito? Actually, mga kapopong, ganito kasi ang tunay na paliwanag dyan. Nakakalungkot man mga kapopong, subalit itong si Jet Li ay tinamaan ng isang kondisyon na tinatawag na hyperthyroidism. Doon sa una kong video na ginawa kay Jet Li ay aking ipiniliwanag in detail kung ano ba talaga ang hyperthyroidism na ito. Subalit kung bago mo palang ito narinig, ang hyperthyroidism mga kapopong ay isang kondisyon na kunsan ay pinapabilis nito ng sobrang bilis ang metabolism ng isang tao. Na kunsan ay pag merong kang ganitong kondisyon, ay kahit anong kain mo ay bigla ka na lamang mangangayayat. At pag gumawa ka naman ng isang simpleng bagay, ay bigla na lamang bibilis ang tibok ng iyong puso na talagang hindi normal. Na mapapansin mong hindi ito nangyayari noon sa iyo. Isa talaga ako mga kapopong sa sobrang nalungkot sa nangyaring ito kay Jet Li na hindi natin akalain na dito pa sa sobrang aktibo na tao at sa sobrang galing na martial artist patatama itong hyperthyroidism na ito. Kaya't kung mapapansin mo doon sa last na The Expendables movie na kanyang ginawa kasama pa yung ibang mga Hollywood action stars ay sobrang naging maikli lamang ang sini Jet Li dito. Actually, marami kami nagulat sa sine yan noon sa sobrang iksi lamang ng pakita ni Jet Li sa movie na ito. Subalit nalaman namin na ito pala yung mga panahon na unti-unti nang nararamdaman ni Jet Li yung epekto nitong hyperthyroidism na ito. Actually, sinabihan na siya ng mga doktor na huwag mo lang gumawa ng mga pelikula habang siya ay nagagamot sa kondisyon niyang ito. Pero talagang hahanga ka dito kay Jet Li dahil kinaya pa rin niya yung konting scene niya dito sa pelikulang The Expendables. Kahit ng mga panahon ng shooting ay talagang hirap na siya. At ito din daw ay upang hindi niya mabigaw yung kanyang mga tagahanga. Well, talagang hahangaan mo itong si Jet Li kung gaano siya kadedicated sa kanyang ginagawa. At mararamdaman mo rin kung gaano niya kamahal ang kanyang mga fans. Subalit pagkatapos ng pelikulang ito, ay talagang tumigil na muna siya sa paggawa ng mga projects. Pinaalam naman niya sa publiko kung ano ang tunay na nangyayari sa kanyang kondisyon. Na binanggit niyang kailangan na muna niya talaga magpahinga. Dahil sa kanyang kondisyon ay talagang maraming tagahanga niya ang nalungkot para sa kanya. Especially doon sa mga taong lumaki na pinapanood ng kanyang mga pelikula. At dumako naman tayo sa update niya ngayong 2020. Well, sa susunod kong ipapaalam sa inyo ay siguro baka mabuhayan ka rin ng loob. Dahil ngayong 2020 mga kapopong ay inanunsyo na ng kanyang manager na unti-unti na siyang nakaka-recover dito sa hyperthyroidism na tumama sa kanya. Na actually nakita na uli ng publiko itong si Jet Li noong maimbitahan ito sa isang event ng pinakamayamang tao sa China at kanyang malapit na kaibigan na si Mr. Ma. Dito sa event na ito ay makikita natin na unti-unti nang bumabalik yung pangangatawa ni Jet Li na kunsan ay bumabalik na rin yung dami at itim na kulay ng kanyang mga buhok. At kung pagbabasihan mo rin ang kanyang postura ngayon ay ibang-iba na ito sa dating nakita natin na Jet Li na medyo nakaukot. At ang isa pang magandang balitang hatid ni Jet Li ay lalabas na ulit sa isang pelikula. Isang pelikula na siguro alam mo din dahil sa kantang Reflection ni Lea Salonga. Yes, kapopong, tama ka. Ang pelikula ngang tinutukoy ko ay Mulan. Ngayong 2020 ay kasama itong si Jet Li sa pelikulang ito, na kunsan ang gagampanan niya dito ay bilang isang emperor. Actually, medyo bagay nga itong role na ito sa kanya, dahil nasa stage pa rin naman siya ng kanyang paggaling sa hyperthyroidism, na dito sa role na ito ay hindi kailangan na masyadong ma-action ng mga scenes. Anyway, sana ay mawala na yung hyperthyroidism dito kay Jet Li upang makagawa pa rin siya ng kanyang sariling movie na talagang aabangan nating lahat. Subalit mga kapopong may nabasa akong mga comments na posible daw na hindi na talaga ito gumawa ng mga pelikulang sobrang ma-action na tulad ng ginagawa niya dati. Pero kung papayag man itong si Jet Li na gumawa ng mga pelikulang sobrang ma-action, ay posible naman ito dahil pwede nitong dayain gamit ang mga makabagong CGI o computer-generated imagery.
Well, talagang posible naman ito dahil halos lahat naman ng pelikula ngayon sa Hollywood ay gumagamit na ng CGI. Ang isang magandang example lang nga dito ay ang Hollywood film na Fast and the Furious 7 na dahil nga sa bigla ang pagkasawi ni Paul Walker ay gumamit na lang ang production ng movie ng CGI upang makuha pa rin yung tunay na itsura ni Paul Walker sa movie. Yes, mga kapopong, hindi na si Paul Walker yung nakita nyo doon. At ito ay CGI na lamang. For short, computer-generated na yung nakita mo na itsura ni Paul Walker doon. Kaya't kung mapapansin mo doon sa movie talagang bihira na siya mag-usap doon. Well, talagang nagiging malaking tulong itong CGI nito sa iba't ibang pelikula, na kung saan ay nagiging posible ang mga bagay na imposible. At bumalik ulit tayo kay Jet Li na kung saan ipag-usapan naman natin ang tungkol sa kanyang mga anak. Well, medyo may pagkakahalin tulad itong sina Jet Li at Kobe Bryant. Dahil meron din silang apat na babaeng mga anak. Ang mga anak na babae ni Jet Li ay sina Timmy Lee, Jane Lee, Jada Lee, at Si Lee. Yes, mga kapopong, Si Lee. As in S-I-L-I. Nakakatuwa dahil ang isa sa pinakamahalagang bagay na namana nila sa tatay nilang si Jet Li ay ang pagiging philanthropist nito o yung mga taong may kaya na tumutulong sa ibang nangangailangan. Bata pa lang itong mga anak ni Jet Li ay tinuruan niya na agad itong maging mapagbigay sa kapwa, na actually kahit ang mismong pera ni Jet Li ay hinahayaan niyang gastusin ng mga anak para sa iba't ibang charitable events na kanilang ina-organize. At ang isa rin sa focus ng mga anak ni Jet Li ay ang pagtulong sa Red Cross. Dito mo rin talaga malalaman kung gaano kabuting ama itong si Jet Li sa kanyang mga anak, na hindi sila naging maluho despite ng laki ng net worth o yaman ng kanilang tatay, at nanatili pa rin humble sa harap ng publiko. Actually, may mga kilala kasi akong mga anak ng artista ngayon na medyo nagiging mayabang dahil sa yaman ng kanilang mga magulang, na actually panay-post pa nga ng iba't ibang mga mamahaling gamit na actually mga magulang lang naman nila ang bumili. Ay. Anyway, sana ay tularan din ang ibang magulang itong si Jet Li, na kahit anong estado mo sa buhay ay kailangan mo pa rin pagpukusan ng gusto ang pagpapalaki sa iyong mga anak at turuan sila ng tamang asal. Kayo mga kapopong, ano yung pinaka-paborito mong pelikula ni Jet Li? I-comment mo lang yan sa baba at ito'y aking babasahin ng personal at pupusuin. At syempre, kung may nalaman ka sa video ng ito, mag-subscribe ka naman. At nandito na ang inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. Ang dalawang videos na makikita nyo sa bandang huli ng video ito ay dalawa lamang sa mga videos na ginawa ko dito sa akin channel, na kung may panahon ka mamaya, ipanoorin mo rin dahil alam ko marami kang matututunan doon. At muli, itong yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!